So guys, for today's video ay pag-uusapan natin at i-share ko sa inyo kung paano mag-set up ng ating payout account. So guys, alam nyo naman siguro na may na-monetize ako na bago na tools, which is subscription. Mga ilang araw ko pa lang siya na-set up. Tapos, napakaswerte guys kasi alam nyo ba na ilang minutes lang na-approve na tayo kaagad doon sa tools na yon at monetize na tayo guys. So, ayan nga guys, ito na ang unang-una nating gagawin. Kasi guys, akala ko nung pag-set up ko is na naayos jud siya. Pero dili pala kay bigla man siya. Alam mo yung pag nagsi-set up ka tapos biglang magbaback. So akala ko guys, okay na siya. Tapos nag-login ako dito sa cellphone na to guys. Nakita ko na ganito guys, tingnan nyo. See dashboard. Tapos punta tayo sa ating monetization. Monetization guys ha. Tingnan nyo naman guys ang lumabas. Ayan. Add payout account. So guys, may screen recording ako na ilalagay dito sa side. Tapos diyan na lang kayo guys tumingin kung ano yung gagawin sa pag-set up ng ating payout account. So guys, add your payout accounts once you earn. Once you earn $25, you're able to collect your earnings. So guys, dito sa subscription, once na nagkaroon ka na ng $25, pwede mo na siyang i-claim. So, lahira sa uban guys, no, kay kinahanglan yun na maka $100 yun ta. So, kung ikaw rin guys, ay hindi pa nakaka $100. So guys, yun talaga yung requirements, kailangan $100. Pag hindi ka naka $100, dili na nimo maklaim ang imong sweldo. So guys, ito na tayo, set up tayo ng ating payout account. I-click lang natin guys, itong add payout account. So guys, sundan nyo itong video na to guys, kasi ganito rin guys yung gagawin nyo kapag bago pa lang kayong na-monetize sa inyong star feature. So click natin yung add payout account or pwede rin kayo guys dun sa inyong in-stream ad. So may nakalagay naman dun pagka na-monetize ka na set up dun lang, mas madali yun dun guys. Pero sundan nyo to guys para malaman nyo yung mga detalye ng kung ano yung dapat nating ilagay. So click add payout account. So, ayan guys, dito sa una, let's start with the basics. So, ang ilalagay natin dun sa pinakang unang box is ang ating legal first name. So, guys, medyo i-blur ko to ha. Di ko lahat sa inyo ipapakita kasi it's a private information, personal information po ito. Hindi po natin siya pwede i-share sa public. So, ayan, next is legal last name. Tapos, date of birth. At last, kung saang bansa ka nakatera. So, next natin siya guys. Kasi nakita nyo naman na blurry lang yung pangalan. So, pag ganyan guys na blurry, ibig sabihin na set up mo na siya, hindi lang natapos. So, ito na guys. Saan bansa ka na nakatira ulit? Tapos, business type. So, since tayo guys is mga may Facebook account at Facebook page, dun lang tayo guys sa individual. So, next lang natin siya guys. May pagpipilian kayo dito guys ha. Kapag yung bago pa lang kayo nagsiset up ng iyong payout account, iba guys yung pagka ganito na nabigla mo lang na-stop. So, ayan guys. Sana ikatatlo na, alam nyo naman, that's na yan, no? Diba, ikatatlo na. Tell us about yourself. This info will be used to set up your profile and report your taxes. So, dito na guys, yung part na merong tax information. So, guys, kailangan nyo dito maglagay ng inyong tax information which is required na meron kayong TIN number. So guys, kung hindi kayo makakuha ng TIN ID, importante po ay makakuha kayo ng TIN number. So kung pupunta kayo dun guys at hindi kayo bibigyan ng TIN ID, TIN number lang, huwag na po kayo magprotesta, tanggapin nyo na po yan. Kasi importante po yung TIN number, kahit wala po kayong ID, okay lang po yan. So ito na guys, legal first name ang ating ilalagay. So guys, kung ano yung nakalagay sa inyong tax document, ito yung ilalagay nyo din eh. Legal middle name, legal last name, your birthday, at saka yung primary address mo kung saan ka nakatira. Yung city ng tinitirahan mo, sunod state or province, zip or postal code, at saka phone number mo at yung iyong email address. Tapos, dito na guys, sa ibaba, ilalagay mo yung tax identification number mo or yung TIN number mo. Sunod dito guys, sa ibaba yung batch registered number. Wala naman tayo nyan guys. So, click lang natin itong under penalties of perjury, I certify that the number entered in this flow is my correct taxpayer identification number or I am waiting for a number to be used to me. Okay. Next.
Next lang natin siya guys ng next. So guys, dinidetail ko to guys. Actually, pwede ko na talaga itong i-next. Tapos ito guys, ililink natin ang ating payout account. So guys, dito na yung inyong banko. May PayPal ba kayo or any other na payout account na gusto nyo ditong ilagay. So guys, mas nire-required ko sa inyo na kumuha kayo ng inyong bank account para wala talagang hassle. Wag lang kayo guys, basta kukuha ng ATM para hindi kayo magka-problema. Mag-open yun kayo guys ng bank account. Gawan nyo ng paraan. Maghanap kayo yung mayroon namang mura, lalo kung estudyante ka, makakakuha ka ng 100 pesos lang guys yung deposit. Meron ka ng passbook at saka ATM. So guys, ayan, link natin ang ating pay account. Kiklik ko na lang to guys, nasa taas kasi na okay na naman siya nung nakaraan. Link payout account. Ayan. So wait lang natin guys kasi medyo mahina yung ating signal. So add tax info. Add tax info. Ayan na. So, ito na guys. Dito tayo, get started. So, what is your tax classification? So, individual. Sunod is, are you US citizen, US permanent resident, or mga Pinoy na nakapag-asawa ng foreigner to guys, yung may green card. So, guys, are you US citizen? Siyempre, no guys, yung ating pipindutin. Next, are you acting an indeterminate agent or other personal receiving payment on behalf of other person or flow through entire no. So guys, no lang guys yung i-click nyo dito para hindi na kayo mahirapan. So sasakit ang ulo nyo pag hindi no. So guys, ito na yung next. Enter your name, taxpayer identification, full name, your name, country citizenship. So guys, click natin ang country citizenship. Taga saan ka ba? Siyempre taga Pilipinas tayo. I-click natin ang Philippines. So, naglampas na naman. Tapos, ayan na guys. Dito na guys, ilalagay yung iyong I have a non-US TIN. Click mo yung box na yan. Guys, pag hindi mo pa kasi yan na-set up, wala yung check. So, i-click mo yan, nalagay mo lang check. Tapos, dito sa ibaba, itong box na to, dito mo ilalagay yung iyong TIN number. Ayan. So, i-next natin guys kasi nakalagay na dyan yung sa akin. Next. Enter your address, Philippines, your address, country, address line 1, address line 2, wala, option na lang naman yan, city, state, zip code, option na lang din. So, mas okay guys, nalagyan nyo to, lalong-lalo na kung magre-request kayo ng yung ipapadala sa inyo guys, yung inyong tax document. Or pwede rin naman to guys na electronic na lang, kayong bahala. So guys, ito na, add your mailing address. So guys, kung gusto nyo makareceive ng, anong tawag dito, kanang tax document na, kanang papel jod, so guys, kailangan nyo tong lagyan. Which mailing address should I use? O, pwede mo yan. Saan yung permanent address mo, dun mo na lang din ilagay. So next, country of tax resident, taga saan ka ba? Philippines. So guys, ayan, wait lang. Tiglang ang lalayo ang Philippines, guys. Ayan, Philippines. You are eligible for treaty benefits. Diba? Pag hindi ka, guys, may mga bansa, guys, kasi na hindi siya available. So, next. Consent and sign. So, guys, dito na yung mayroong pipilapan. So, mas okay, guys, na basahin nyo to. I consent to provide electronic signature for the information provided as per IRS form W8BIN. So, ayan guys, dito sa ibaba, ayan. Dito, I certify that I have the capacity to sign for this person identified on line 1 of this information. So, click mo yung box na yan, tapos i-type mo dito yung full name mo. Dapat dito guys, kasama ang inyong middle name. Okay. So, kailan nyo ba siya pinil up? Karon guys, kung anong araw guys na nagpipil up kayo, yun guys yung ilalagay nyo. So, i-next na natin siya kasi okay na naman siya. So, ito guys, pagdating dito, review and submit. So, i-review mo yan kung tama ba yung mga nakalagay na information dyan.
Kasi minsan, di ba, akala mo tama na yung nilagay mo, mali pala. So, i-review lang natin siya, guys. Yung part 1, identification of beneficial owners. So, guys, ito yung ating mga pangalan at saan tayong bansa nakatira. Ating address, permanent address dito sa Pilipinas. At ang ating TIN number or tax identification number. Sa part 2, claim of tax treaty benefits. So, guys, mas okay na basahin natin yan para alam natin yung percentage. Tapos dito, guys, yung binibilugan ko na yan. I-check nyo yung box na yan. Tapos dito sa ibaba, yung ating pangalan, petsa, kung kailan ka nag-fill up at saka click mo yung submit form. So guys, dapat may ganito na lumabas. Ganitong itsura ng form. Tingnan nyo guys, dapat green po yung lalabas ha. Your tax information is complete. Minsan kasi guys, red yung lumalabas kasi mali yung TIN number na nailagay natin. Kapag guys, red yung lumabas dyan, hindi green yung words na your tax information is complete, mag-refill up lamang po ulit kayo hanggang sa maging kulay green yan. Kasi po minsan talaga nagkakamali tayo. Tapos reminder guys, ito nakikita nyo sa ibaba na box na may blue check. Yan po ay para sa paperless delivery. So guys, kung gusto nyo magpa-deliver ng inyong tax information ng electronic na lang, i-check nyo po yan. Pero kung hindi, wag nyo guys i-check. I-done nyo na lang kaagad. Mas okay guys na i-check nyo na lang yan para less hassle. So ayan guys, natapos na tayo. And titingnan natin kung ano ang nangyari. So guys, pasensya na kayo, mahina yung signal. So baba ko lang siya guys. Ayan. Kasi naglalag po ang ating account. So ayan, naback ko na siya guys. Tapos tingnan natin kung ano na ang kanyang magiging itsura. Eto na guys, pupunta ulit tayo sa ating C dashboard. Then scroll down. Click monetization, then click subscription kasi guys, yan yung tools natin na na-monetize. So, ayan guys, nawala na yung ad payout account. So, okay na siya guys, na-set up na natin siya. Ganun lang po kadali. So guys, maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay may natutunan po kayo sa video sa araw na ito. At sana po talaga ay nakatulong po ako sa inyo kahit papaano sa mga namumroblema sa pag-set up ng kanilang payout account. Para sa inyong mga karagdagan na katanungan, comment nyo lang po diyan sa comment section. At sasagutin po natin yan sa susunod na video. Thank you so much guys for watching at see you po ulit sa ating susunod na video. Bye-bye!